Ayun, mapagpalang araw po mga kalingap. Kasama po natin ngayon si Kagawad Tupac. Ano to oh, Kagawad? Ah, dinadampingan mo. Ay, dumping pala yung ganyan. Dito tayo sa lugar ng Santo Domingo. May nilalapit na naman po si Kagawad sa atin. Ay, grabe. Bakit ngayon lang nagsabi, binauna na sana to. No? Matagal na pala yan. Ba't di ka na, hindi mo nalaman agad? Alam ko meron, hindi prehintayin ko yung kuha nila. O, sabagay, pamilya ang unang dapat mangialam dyan sa ganyan eh. Nakit- Hello po, magandang tanghali. Nali nakitira lang sa dyan. Ate! Asan na yung anak mo? Ate Marites. Katali ka. Ha? Bali, ilan po kayong nakatira dito ate? 13. Ano yun, mga kapatid mo? Mga anak mo? Mga anak, tapos may mga asawa. Anak mo? Lahat? Tapos may asawa? Asan yung asawa mo? Ay, nasa trabaho na. Anong trabaho ng asawa mo po? Bihira man ang trabaho ko. Pag may magtawag lang po, sakala. Bali, ikaw, anak ni nanay? Ako, panganay po. Siya pangalasawa ko po. Tapos ito, dalawa kong anak. May sakit kong anak. Ano yung ginagawa mo? Higuyaba na po. Nagawin ko pong juice. Bili ko naman ang upuan. Hindi po makita si ate. Anong pangalan nun? Emily. Anong pangalan niya, Nay? Emaline. Emaline! Malin. Kamusta ka? Kamusta ka po? Ano nangyari sa iyo? Ina, sino nag-ano sa iyo? Ano nangyari sa iyo? Ha? Anong ginawa sa'yo? Bakit parang nahirapan siya huminga? Okay ka lang? Nanay, ilan pa yan? Ang tagal na yan. 15 anos siya nang mangyari sa kanya. Ilang taon na siya ngayon? Ano ay, 22. So, 7 years. Nanay, basta. Kagawad. Tutulungan ka kilala naman. Yun. Tulungan ka ni sir. Kilala naman kami, kaya lang ang hindi namin maipagamit. Pagagalingin ka. Hindi namin maimintin. Magkipagtulungan ka lang kayo. Kaninong ba ito, anay? Sa kay Ate Gini po. Kaano-ano niyo po yun? Wala, ano lang. Naninirahan lang po sila dito? Nakikitira lang kami, wala po kami. Ano. Ngayon nga ay pinapaalis na kami. Ito lupa, kanino to? Ay, hindi ito namin kilala. Po ito. Kilala po nung may-ari itong bahay. Kamag-anak nila. Pero matagal na kami dito. 13 taon na kami dito. 13 taon na. So, nakikitira lang po sila dito, mga kalinga. Ayan. Kamusta ka? Okay ka lang? Ha? Anong naramdaman mo? Ilan taon ka na? Sa isang taon, isang Anong sinimulan ba't siya nagkaganyan? Kalampunay. Nilaawan siya sa bundok. May nalampunay siya? Ba't uso dito yan? Ano? Yun na nga ni sir.
Hindi kaya kinalampunay siya. Parang nirip tapos bago siya kinalampunay kasi if ever na ganun, parang walang mangyayari. Namin siya sa mga ano yung parang ang sabi ay ano na parang inahan din siya tapos binalaw siya. Parang ganun yung nangyayari sa mga ano dito kadalasan. Parang ganun ang ginawa nila para hindi maano yung ebidensya. Kung sino yung... kasi hindi na makapagsalita ng maayos yung pasyente eh. Pero nung ano, na, siguro kung naanhan niya, sinabi niya sa amin, hinihigupuan niya daw siya. Bili! 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 Tatak mo yung nandiyan. Siguro po iniisip niya palagi yung pag ano, naiisip niya yung nangyari sa buhay niya. Nagkakagayaan. Kaya siya nagiging ano... tapang. Kaya. Okay ka lang? Ha? Ilang taon ka na po? Ilang taon ka na? Ilang taon na sila? 22. 22 na siya. 23 na. Nasa suwis ang agot namin. Mawa naman, oh. Nakalampunay pala. Nakalampunay yun. Sabi nga nga. Yung sumpong talaga. Kaligtas dyan sa bingsong baga ng ano. Mayroon din nakalampunay. Hindi daw nakaligtas yung ano. Namatay din. Ito naman sa bundok nangyari kung sa may kapatid ko. Natitindi siya naguhubad. Ay, nakalampunay nga yun. Kinatali namin. Pag nagubad na yan, tapos atakbo na yan. Hindi kami nakakatulog, sir. Sa gabi, dito kami mag-asawa na tutulog. Lagi sila ang namin. Main talaga sa katawan. Ang inapaligo nga namin, yelo. Yun, nagagali. Mas masan siya pag yelo ang pinapaligo. Tagal na po yan, 2015 pa. Kasi ano siya. Gano'ng kahirap yung ganyan na may anak na ganyan? Ay, mahirap po, sir. Talaga. Grabe. Pag ako lang nagbabantay, pag siya nakatali, na andyan kami, naglalalayas yan. Habol ako ng habol at mapunta niya sa labasan. Kahit nandito yung asawa ko, kaming dalawa ang nagbabantay. Di namin kayo pag ano. Grabe ang lakas. Pagpapainom ng gamot, ang hirap. Talagang inaano mo, binubuga. Kaya tulong kami mag-aranak. Lima, naka ano dyan, katiin, pati yung ano, bunganga niya. Bali, nag-uubad din siya, Nay? Oo, naubad, naubad yan. Alam mo na pagawa, uubad. Kaya nang inaano na namin, sir, pag maano, pag nagkakagayan, tinatali na namin. At pag di naman namin po, tinali. Ano naman tinali nyo? Ano, sir, oh, ganyan lang yan. Luag naman, di naman siya nakakaano. Nagpupursa lang. Di siya makaano maigit. Wawa naman. Pag di naman namin po, sir, tinali, ako ang rugado. Kahabol. Ay, di ko man, mabilis. Mabilis, sir, yan. Hindi ka naman sinasaktan. Ay, nananakit po yun pag minsan ano, nang sasakit talaga yan. Nang papatok yan pag may nakuha dyan kung anong bagay. Nung ano yan, lagi-lagi ano na ganyan. Kaya, talagang yeah, ano, ang mga matatalas pampatulog na, nga ang inaan namin. Sa Chinese drug kami nabili. Yung 20 pieces yung isang piraso. Sa gabi lang namin pinapainom, sir, nung ato. Paraan naman. Okay ka lang? Hindi kaya siya na ano, sino ba yung pinuntahan niya doon sa bundok? Yung kapatid ko na ano ay nagbakasyon niya doon. Ilang ano siya doon? Ano ay 3 buwan. Pag ano baga ng pasukan, saka lang siya napunta dito. Hirap ang ganyan. Ilang taon na yung ganyan eh? 15 ang nyo siya, edi ano, mapito na, magwawala na. Pero ano mga unang nangyari sa kanya yan ay? Ay grabe ang nangyari sa kanya, di namin alam po anong gagawin namin. Sa hikayatris namin inam siya. Lagi ang kami naluloko. Grabe naman, kahit sa mga magagamot, dinala namin. Maraming inahan namin magagamot na. May isang nanluko sa amin, 25 mil ang nagastos namin. Maipagamot lang siya. Niloko pa kami. Paano yung niloko?
ano ay, pinirahan kami ng pinirahan. Kami naman, sige-sige, akala namin magaling. Pagkatapos niyang gamutin, nag-alis na yung tao, wala na. Di na kami binalikan. At sabi ay, ano, maigaling na daw, wag na daw, paiinumin ng gamot. Di na namin pinainom. Yun, nagkagayo na naman. Pag yan pati ay nagkakagayan, isang buwan, bago naigi. Kaya ang hirap, ang tagal. Ang hirap ng pag wala siyang tali, ganyan lang siya. Ano nga sabi naman siya pag maigi. Paano? Minsan pag ano, yung talagang ikaw ay kahit ano, maihi na lang yan. Kaya inalis namin yung person. Buti ka siya kayo dito ng ano, ilan kayo lahat dito? 13. Ilan ang anak mo doon? 8 ang anak ko. Isa lang ang nakahiwalay. May asawa. Yung 13. 13 dito lahat. 13. Pag nagkaano dito, edi 15 lahat. Pag nagpunta dito, mag-asawa. At may anak na isa. Ilan yung anak mo dito na may asawa na? 2. Dito lahat, yung 2 asawa? Kagalitan tayo. Andiyan sa kwarto na yan. Ito yung panganay dito. Doon naman yung pangatlo. Ay, pang-apat. Ano namang hanap buhay ni tatay? Minsan lang nga niya siya may hanap buhay. Hindi siya permanenteng may hanap buhay. Yung anak ko nabigay-bigay lang yung nagtatrabaho sa kay Ramores. Sa bikers siya ay. Yung bike ang pinagaan niya. Kita naman lang niya 500. Ay, bibigyan kami 300. Magkano lang yun. Pag wala pa yung asawa kong trabaho, hirap kami ngayon. Lalo ang inuuna namin pang gamot niya. Siyempre, kami mahihirapan pag di siya pinainom ng gamot. Napapainom niya siya ng gamot? Napapainom siya ng gamot. Yung siya? Talagang ano. Nabili kami dyan sa siya? Tennis track nga, yung pampatulog. Sleeping tablet? Binibigyan naman kami doon. Kilala na kami ay nakita nila ito. Problema kagawan, hindi pala sa kanila itong lupa. Kaya nga, anong maganda gawin natin ito? Hanapan, hanap lang ano? Hindi ko lang, ano kayong magandang gawin? So, kakawa kasi, unang-unang pipirahan nito. Kaya kahit anong hanap buhay ng asawa ko tapos kagawad bagay yung nagbababoy kami. Wala, dito na pupunta talaga kahit anong mga kapitbahay namin. Hindi natin pwedeng pabayaan ito. Kahit anong sikap no, may ganyan. Maintenance kasi anay. Kaya tayo makapa ng lupa na mga ano-ano nila. Wala bang ano yung donate yung tulad ng barangay, mga ganyan pa? Wala. Wala tayo makapa. Ang hirap nga, ang dami pati nila no? Kaya nga. Alam nga ni kagawa, nahinga ko lang tulong din lagi sa barangay. Sabi ko sa sitwasyon nga nito ni... Ano na nga pangalan ni... Imalin? Magaling yan. Magaling ka pa. Tulungan ka nila. Magaling. Nga nakapagta dito si Ninang kahapon. Relax ka lang. Kalmahin mo lang yung pag-iisip mo para magtulong mo. Sa Fatima ay nagastusan kami ng malaki rin eh. Hindi naman namin kagawad kaya baga. Pinatuturkan namin yan noon. Tapos, gumaling naman siya na eh. Nagaling na, himpil lang naman. Hindi na yung talagang Kikuya, ano kaya? Hindi ka mapagbigyan ng ano? Hindi nagtatrabawa ng tutoy. Tutoy? Kikuya, yung nasa looban? Kanina. Hindi nagtatrabaho na niya? Yung may-ari ng lupa? Ni Edward. Oo. Yung may-ari, si Kuya, ano na nga? Ang pangalan? Si Kuya Ipre. Kuya Ipre. Mm-hmm. Kaya tayo makaherit ng kahit kabahayan nyo lang. Kausapin natin si Kuya Ipre. Kahit saan lugar doon, basta mahalaga, may mga bahayan kayo. Napamahal na rin kayo dito sa Santo Domingo. Alam ko, ayaw nyo na umalis dito. Ay, ang layo na ng kagawad. At least, ang mahalaga, may... May tirahan. Mga tirahan lupa. Mahala aso. Awa sila. Kaya hindi kami makapag-ikunan. Maging ano at gawa ng... Iyan ang ano lagi ng priority ng paggagamot.
Kaya kahit anong dami naming baboy, kung ano, dyan lang tinapupunta. Basta't magkagaya na, dyan lagi. Kunin mo. Kung bigas. Yun sana ang maganda mapagbigyan tayo ni Kuya Ipon. Ang lupa na pagtiri. Kuya Erwin, talagang pagtulong nila ngayon. Oo, kaya hindi ako nahihiya sa kanila. Talagang, kung may naglapit sa akin, hinahanap ko agad sila para makatulong tayo sa mga tao. Salamat ka kung kagawad sa inyo kahit kay Nina. Kung hindi siya nakatali, natakbo-takbo. Ayun. Nalayas yan. Ay, ayaw naman namin maging palaboy yan dyan. Eh, syempre. Kaya makagawad ay. Tulungan ka nila. Bigla kanyang tatakbuhan. Masabi, tanggalan mo ako nung isang araw. Tanggalan namin. Biglang tumakbo. Kahit kag-inalag. Layas yan, kagawad yan. Ay, kaulan-ulan. Pati ako, ano, sa hilak at ako lang nagbabantay ng gabi at yung asawa ko ay nasa CR. Relax ka lang ng ano. Meron na tayong ano, Superman dumating. Oo, oh, wala naman ano. Talaga pong kakaawa ang lagay niya. Makin yung kitsi adjust pala sa kanyang nangyari. Kaya ang pag-iisip. Nag-aaral ka ba siya nun? Nag-aaral. Putol-putol ang pag-aaral niya nun. Ako naman, sister, naghihintay lang naman ako ng kayo magsabi sa akin kasi ayaw ko naman kayong pangunahan. Ayaw magsabi sa akin si Kia pagod. Tinawagan ko agad-agad si Kuya Erwin. Yun naman, sumagot siya agad na. Nahiyaman ako magsabi sa iyo. Eh bakit? May obligasyon namin, trabaho namin. Ay palagi si kagawad na hingi kami sa barangay. Ayaw walang problema yun. Kaya nga may barangay. Ang pinakamahalaga nito, magawa ng para nitong anak mo. Kayo. Naka, may higaan ng shampoo soon. Iniihi ang kagawad. Inalis namin, tapos kinakagat niya. Anong bagay na maano kakagat niya. Tulong-tulong lang tayo sa panalangin. Gagaling kagawad, yan. Puro gayon na lang ang kagawad. Ang inaalis, pinaguhugot ang lagi. May kasangkapa na may Panginoon Jesus tayo. May kasangkapa na tao na sila ang magiging giya para yung hinahangad ninyong pagaling ng anak mo. Siya na yan. Nakapalang po na ngayon mukha ko kaalap. Seven years na siyang nakaganito. School. Masarap po nga dyan, kay San Pierre, bigla po nang hiniklas. Kala mo ba siya ay, ano, pag yung nakakaganyan, pati yung ilin, sinasabunutan. Grabe. Ang init na niya sa pakaramdam. Ah, kaya naman pala sir ganun. Nahubad na ang lahat niya yung ginagawa. Ang hirap. Kaya kung may tao na lang baga, sir. Ano sa yeah, okay po ah. Dito sana po. Ano kaya lang din namin kaya. Kung may 50,000 lang nga sana. Mapayag yata yung may-ari. Yung gagawin? Yung may-ari niya na mukhang may laking bahay. Sa kanila yung lupa na yun. Mapayag na mapipilhin. Iyon ang inaan namin mag-ipon. Hindi naman kami nakakaipon siya. Ayan na, yan lang po muna maibigay ko sa inyo na ha. Salamat siya. Ang bigas. Wala kahit papaano may ang isipin niyo po ulam na lang. Nanay, ito hindi pa na, ako na hindi ko sure na makaano tayo ng tulong na talagang sagad-sagad, ano? Pero sa abot ng aking makakaya, tulungan namin kayo, ha? Marami namin, salamat. Kasi ngayon, may pinag-ipunan ako kasi yung nilapit ko na kagawan na taga dyan, o yung bulag, pinaano ko na maoperahan ang mata. Ang asawa ko nga sila. Kaya yun ay din nagpapartrabaho na sa mamabigat. Yung matay naman yun. Talagang pag nagbigat, ano, nag-ano siya ng mabigat, na anting. Para daw siya nabili. Yan ang problema niya. Kaya ang pagpatrabaho din niya, mapilit lang. Mami, ako lang.
yung ano niya, pag pinapainom siya ng gamot, nainom naman siya or kailangan pang iporsahin? Iporsahin. Kaya noong talaga sir, inaan naman maturkan niya, ay magkano. Nakain naman siya? Nakain man, kaunti-unti lang. Pag may bisis na ano, malakas kumain. Hindi permanenting yung lakas ng pagkain niya. Hmm? Inaano yata ang inanagal niya yung santo. Nakaawa na yun. Mabalikan ko kayo sa susunod na araw na itry kong bilhin, ipainom sa kanya yung gamot na nasa lukuyan ngayon na pinapainom namin sa mga ganyan. Yun ay katumbas ng dosage nun ay injection. Mahal nga lang yun, 1/6 isang ano nun. Isang 10 peraso, pero nakayanin naman natin siguro. No? Sabihin ko lang sa'yo kung paano ang proseso sa pag-inom. Sa ngayon, yun lang muna yung maitulong ko na, ha? Tsaka yung suporta, bigas, o ganyan, ha? Pero pagdating naman dun sa lupa, sa ano, hindi muna ako masyadong makapag-ano dun kasi may pinag-ipunan ako na yung pinatigil ko nga yung bahay nila kasi gusto kong mauna yung sa mata niya. Tapos pinag-aral ko yung anak niya kasi yung mata niya ay dalawa nang hindi na ano, bulag na yung dalawa kaya baka nasa mga 100 yung gagastusin natin doon. Ngayon medyo maalanganin ako ngayong buwan na to. Pero tutulong ako na, ha? Okay ka lang? Ha? Mainom tayo vitamins, ha? Ha? Para gumaling ka na, ha? Mainom tayo vitamins, ha? Hmm? Para gumaling na ikaw, ha? Ha? Hmm. Ang bait naman pala si ate ay. Hmm? Best friend? Oo, best friend. Best friend. Tulungan ka namin, ha? Kilala ka pala. Ako si Erwin, ha? Erwin. Yan si Kuya BJ. Wala pang 1 month. Magaling ka na. Bukan natin mapaano ng gamot. Hiniper sa pati siya pag ano daw pag pinakainom. Dapat ano mo na. Napapanood naman to. Magaling yun? Magaling agad yan. Mas gagaling pa yun pag may sasuntahan ng pinagasabihan. Mawa ko mga kalinga po. 22 years old. May 24. Oh. Hindi na. Ay, mauna na kami na yan. Salamat sa inyo. Madaan ako dito next day. Para ano, try ko yung gamot. Ha? Tapos yung gamot na yun ay, i-ano ko na lang yung instruction kung paano ang proseso nun kasi medyo masailan yung gamot na yun eh. Isang tablet, 4 peraso ang hiwa nun. Tapos, bali, sa isang araw, 2 beses, morning tsaka gabi. Morning tsaka gabi yung painom nun. Katumbas nun, isang injection worth of 1 month. Na medyo mahal yung gamot, ha? Pero papaano pa din natin kay doktor. Sa kay doktora kung pwede ba siya dun, no? Kasi may pampakalma naman. May pang... Iba-iba kasi yung gamot eh. Pero yung gamot na yun, hindi na wala yun sa butika. Kasi katumbas niya is yung injection. Oo. Medyo mahal yun, pero kayanin naman natin, Nay, no? Tiwala lang, Nay, no? Tapos huwag ka mawala ng pag-asa, Nay. Dasal lang, no? Kasi may mas sobra pa na nangyari dito kay Kanuni, no? Ilang taon na yun sa Kanuni, ito. Pero, awa na Diyos.
Awa ng Diyos ay okay na. No? Mauna na kami ha. Mabalik ako next ano ha. Makabukas agad. Makabalik ako ha. Maano natin yung gamot mo. Ha? Nay, magsusuporta ako sa kanya ng bigas. Kahit kayo na bahala sa ulam-ulam ha. Kasi kailangan niya din is makakain ng tama para hindi masyadong mag-trigger yung isip niya. Tapos makatulog ng tama. No? Pagdating naman doon sa gamot, kailangan talaga may pagkain lagi kasi ang ano ng gamot is lagi siyang gutom. Ang nahanap niya kain tulog. Kaya makakalma yung ano niya doon ha. Una na kami. Ha? Una na kami. Mabalik na lang kami next day, ha? Sige. Yun nga po, mga kalingap, no? Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong. Sa lahat po ng nagtiwala po sa atin. Nakakawa yung sitwasyon ni ate. Ang dami nilang mga kapatid. So, yun lang po, mga kalingap. Maraming salamat po, RLTV Official. Pasubscribe po ng channel. Bal Santos Matubang at Edda Vlogs, Kalinga Prab. Maraming salamat po mga Kalinga. Muli po Erwin TV Official, Rich Vlog, Archel, Jordan TV Official, pa-support po ng channel. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.